puro isda ang nahuhuli sa mga ilog para makakain. Sa San Quintin sa Pangasinan, meron silang tinatawag na duran-duran. Insekto raw yan na mukhang ipis na titikman natin mamaya. Pero bago yan, paano ba ito niluluto? Yan ang kwentong inalam ni Oscar Oida. Si Rolly maagang nagpunta ng ilog, pero hindi para manghuli ng isda, kundi ng mga insektong duran-duran. Ang itsura nito, maraming paa na tila ipis, kaya naman mabilis silang nakalalangoy. Mayahalin tulad rin ito sa mga crickets. Ang mga duran-duran po ay matatagpuan po yan sa mga ilog at nakakapit po sila sa mga bato at lumalangoy lang. So, madali lang po yung panghuli sa kanila. Inisa-isa lang po natin silang hinuhuli. 15 taon nang nanghuli nito si Rolly at natutunan na niya ang pagluluto ng duran-duran sa pagsama sa kanyang tatay. Buong taon, maaaring manghuli nito. Kaya kapag gusto itong ihanda, gawing ulam o pulutan, pumupunta lang sila sa ilog para doon manghuli. Kakaunti pa lang ang may alam na maaari itong lutuin sa kanilang lugar. Ngayong araw, ituturo sa atin ni Rolly ang paraan ng pagluluto nito. Gagamitan lang po natin siya ng, ng tubig. Saka po yung suka. At saka asin, saka bitchin. Saka mantika po. Saka maglalagay po tayo ng bawang. At saka sili kung mahilig po sa spicy. Wala nang tatanggalin sa duran-duran. Huhugasan lang ito ng mabuti sa tubig at pwede na itong iluto. Kunahin po natin yung tubig. Una, pakukuluan ang duran-duran sa tubig. Sunod na ilalagay ang suka, asin at betchin. Hintayin matuyo at saka itabi. Mantika po. Maglagay ng mantika sa kawali, ilagay ang bawang at sili, saka haluin. At hintayin hanggang maging golden at malutong. Ayan, luto na ang duran-duran. Ano nga ba ang lasa niyan? Patikim, kuya! So, ang lasa niya po ay magkasing lasa po sila nung kamaruk o yung mole crickets na sa Ilocano po ay ararawan.